Maaaring pinabulaan ni Secretary Carlito Galvez sa mga alegasyon kaugnay sa decommissioning ng mga dating rebelde. Ipinunto rin ng kalihim ang kahalagahan ng pagbibigay ng amnestiya sa mga ito para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, sumala nga ngayon sa pagdinig ng Senado ang ilang mahalagang resolusyon na naglalayong magkaloob ng amnestiya sa mga dating rebelde. Ayon kay Office of the Presidential on the Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, malapit sa puso niya ang usapin bilang isang dating rebelde na nabigyan ng pagkakataon ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Galvez, kung ano man ang napagkaloob sa kanila, sana'y mapagkaloob din sa iba pang mga dating rebelde. Dagdag pa na opisyal, ang amnestiya ang susi para sa mas magandang hinaharap para sa mga dating rebelde at kanilang pamilya. Pero may ilan pa rin anyang nagiging balakid. Despite their strong desire to return the faults of the law, a lot of them remain hesitant to do so due to the looming threat of legal repercussions. The pending cases in court against them hang like a sword of Damocles over their heads. They are torn between their desire to turn a new leaf on one hand and be held accountable for their political mistakes on the other. Muling binigyan din naman ni Galvez sa harap ng mga senador na tutol siya sa pinalutang na plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagalayong mahiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Saan niya makakaapekto kasi ito sa comprehensive peace process. That's why we were very thankful that we were able to rally the support of the Bangsamoro people wherein they are not with this movement, and they will abide with the agreement with the government. Angelique, kalagitnaan naman ang pagdinig ng may biglang pinalutang si Senator Raffy Tulfo na alegasyon ng umunoy korupsyon hinggil ito sa decommissioning ng mga dating rebelde o ito yung pag-surrender ng mga baril. 2.6 billion unaccounted for. Sampu na punta to. Meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hihingi pa kayo, gawin niyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo 100 billion na lang. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na-decommission na siya, anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay diyan yung barel para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo diyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung barel mo? Alam naman ang pupunta sila, may daladalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito ang armas ko, gulok. Kahit 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Pulaan naman ni Secretary Galvez ang mga alegasyon na yan at sinagot ang senador. Your Honor, I could proudly say that there is no corruption in this decommissioning. Do not tell us that we are corrupt. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga lima o anim po yung tao na. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Angelique, nais naman ni Senator Raffy Tulfo na patunayan nga ni Galvez na talagang hindi totoo yung mga alegasyon ng korupsyon. Tayo inaasahan pa magpapatuloy ang pagdinig ng Senado hinggil nga sa amnestiya para sa mga dating rebelde. Angelique? Okay, Daniel, kapag may mga sinusurrender ng mga baril at yun na nga nagbabalik na sa fold ng batas ang mga dating rebelde, saan nga ba itinatago o pinag-iingatan itong mga naibalik na baril na ito? Angelique, to be honest, hindi yan masyadong na-touch kanina sa pagdinig. Pero tiniyak naman ng mga opisyal ng peace process na talagang maganda yung programa ng ating gobyerno para matulungan nga yung mga dating rebelde. Kasabay din yan ang kagustuhan din ng ating pamahalaan na magkaroon nga ng kapayapaan sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang mga grupo, sa iba't ibang mga dating rebelde.
tatiniyak nila yung kanilang mga programa para maisakatuparan niya at para mas maganda itinatawagan na bagong Pilipinas. Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.